Armado ng search warrant, sinalakay ng operatiba ng Anti-Human Trafficking Division ng MBI ang bahay na ito sa may bayan ng Culaba sa Biliran Province nitong Biyernes. Nirescue nila rito ang 4 na katao na nilalako umano sa cyber sex operation. 2 sa kanila, minor de edad pa. Nabawi rin ang computer at iba pang gamit sa naturang kalakal. Sa bahay naman ito sa Tacloban City, natuntun ang mga nasa likod ng naturang malaswang operasyon. Ang isa, napahagulgol ng arestuhin. Ang inarestuhan namin sa human trafficking, ha? Ma'am, may karapat ang manahimik. Datos sabi mo, pwede magamit dapat sa'yo. Ha? May karapat ang magkaroon ng abogado. Pag hindi mo afford, gubyatong po ulo. Hindi namin papangalanan at ipapakita ang mukha ng mga suspect bilang protection rin sa mga biktima na kanila ring mga kamag-anak. Akala nila mas magiging sekreto yung operation nila. So ang ginagawa nila, ang mga victims na ino-offer nila online, yung mga kapatid nila, pinsan, or yung mga close na mga kaibigan nila, mga kapitbahay. Nabisto ang operasyon ng mga suspect matapos makipag-ugnayan sa NBI ang counterpart sa United Kingdom na kamakailan ay naka-aresto ng isang pedophile. Nishinare nila intelligence information because they got more than 100 hours of abusive videos involving Filipino children. Ayon sa NBI, aabot sa 2,000 litrato ng mga batang Pilipino ang nakuha nila mula sa UK Police. Siyam pa lang sa mga ito ang nare-rescue. Patuloy raw ang ginagawa nilang pag-identify sa mga bata. Naharap ang mga suspect sa mga kaso tulad ng paglabag sa Anti-Trafficking Persons Act, Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination, Anti-Child Pornography Act, at Cybercrime Prevention Act. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.